sa Liz POV. Okay lang ba talagang itsura ko? Hindi mo masyadong awkward? Makapal ba ang makeup ko? Okay lang bang buhok ko? Do I am really look presentable? Hindi mapakaling sunod-sunod na tanong ko kay Dustin. Tapos na ako mag-ayos ng sarili ko pero hindi pa rin ako mapakali. Ilang beses kong pinagkuskus sa mga kamay ko habang nakatingin sa whole body mirror. Wife, you are gorgeous. Don't be nervous, okay? They already met you, so stop it. Nasa likuran ko ito at kanina pa ako pinapanood na hindi mapakali habang nakaharap sa salamin. Napipilitang tumango naman ako. Tumayo siya at iginian niya ako palabas ng kwarto namin. Totoo naman ang sinasabi niya na nakilala ko ng mga magulang niya, but this is the first time we'll dine with them. Maayos ang unang pagkikita namin nang biglaan silang dumalaw dito at sinama pa nilang gumala sa labas ang kambal na marami ng dalang libro at laruan ng bumalik ang mga ito. Sinabi na ng ama ni Dusty na welcome ako sa pamilya nila, pero gusto ko pa rin maging maayos ang lahat. Mommy, why are you always so pretty? Nakangiting saad ni Acer habang naglalakad ako papalapit sa kanila. And why the both of you always look handsome? Because we are your son, sabay na sagot ng dalawang kinatawa ko. Tila nawalang kabang nararamdaman ko dahil sa kanila. How about me? Salubong ang kilay na tanong ni Dustin nang lingunin ko siya. Parang batang humihingi din ito ng papuri. You are handsome too, Dad, but you are nothing compared to us. Mayabang na sagot ni Acer at tumagikik ito nang makitang sumimangot ang kanyang ama. Ah, ganun. Nagulat ako nang biglang buhati ng sabay ni Dustin ang dalawa sa magkabilang braso bago binitbit palabas ng bahay. Rinig kong halakak ng kambal habang sumusunod ako sa kanila. Their laughter is like a music to my ears. It makes me feel calm. Humintong kotseng sinasakyan namin sa tapat ng isang mataas na gate, pero matatanaw pa rin ang mataas na puting bahay. May guwardyang nagbukas ng gate para makapasok kami na sumaludo pa kay Dustin. Palasyo. Parang palasyo ito sa sobrang laki. Kung ang bahay ni Dustin ay malaki, ito naman ay ubod ng laki. Pakaramdam ko, maliligaw ako dito. I grew up in a big house but not this big. It was a Mediterranean house. There is a fountain in front of the house. And garden looks refreshing because of green colors. Iha, welcome here. Masayang bati sa amin ng mama ni Dustin. Malaki ang ngiti nito. Salamat po, mamita! Ani naman ang kambal at mabilis na lumapit dito. Hello, boys! Ginulupan ito mga buhok ng kambal. Mamita, you have a bigger house. Are you and Lolo live here alone? Curious na tanong ni Acer habang nalalakad kami papasok. Malikot din ang mata nito na tumitingin sa paligid. We have maids but it is still lonely. So always visit us. Don't be like your dad. Napating naman si Acer sa ama. I am just busy, mom. Bored na sagot ni Dustin. Iginala lang na matandang babae ang kanyang mga mata at gini ang daan patungo sa dining room. Daigpang may fiesta sa dami pagkain sa mesa. The long table is now full of different foods. Sa taas ay may malaking crystal chandelier, gaya sa sala. Habang ang haligi ng tahanan ay nakaupo sa gitna ng tila hinihintay ng pagdating namin. We all seated. Nasa pagitan namin ni Dusty ng kambal. Na tila amazed na amazed sa dami ng pagkain sa harapan nila. Nice kung formal na tanggapin ka sa pamilya. Sana matitiis mong anak ko hanggang sa huli. Panimula ng ama ni Dustin. Ngumiti naman ako dito na wala nang kabang nararamdaman ko kanina kaya maayos na ako nakakakilos. Pinalakas ng kambalang kumpiyansa ko habang nasasakyan kami. Dad, huwag kang magsalita na parang masama akong tao sa kanya. Reklamo ni Dustin habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Eden. Hindi ka masama, pero ugali mo. Damian, huwag kang parang hindi ka katulad niya. Nagmana lang si Dustin sa'yo. After all, I can sense na napaka-patient na babae ni Rosalie. Kaya huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay ng anak natin. Kumindat pa sa akin ang ginang bago sumimsim ng red wine na nasa kanyang harapan. Hindi ako nag-aalala. Masaya ako. Sa wakas ay settled na siya. Hindi ka magiging stress sa mga babaeng sinusubukang maging bahagi ng aming pamilya. Depensa ng asawa nito. Don't talk of other girls in front of your daughter-in-law.
saway dito ng mama ni Dustin. May pagbabantang tumingin ito sa asawa na umiwas lang naman ang tingin at sumubo ng pagkain na nasa plato nito. The old Versosa looks powerful but he is like a kitten in front of his wife. Nakikita ko respeto nito sa mama ni Dustin. Okay lang po, sigurado naman ako marami talagang babaeng dumaan sa buhay ni Dustin. Nakangiting saad ko. Nasa kanyang mukhang katawan at pera ng pinapangarap ng bawat babae. Wife, hindi ako katulad ng iniisip mo. Dustin butt in and gently look at me. He is worse than you think, ha? Mom! Dapat mo kong purihin sa harap ng aking asawa. Natawa naman ako sa itsura nito, parang hindi ito makapaniwalang binabagsak ito sa sariling ina sa harapan ko. Humiling ito sa akin na parabang sinasabing huwag ako maniwala sa sinasabi ng ina nito. Naging maayos ang dinner namin sa bahay ng mga magulang ni Dustin. His parents are very warm, kabaliktar ng anak nila. They also love the twins. The old man already knows the truth at alam ko na hinihintay nito na sabihin ko na rin sa anak niya ang totoo. Pero nag-aalangan pa rin ako. Hindi ko alam kung paano ko hahanap ng tamang tiyempo. Ayoko namang biglain si Dustin. Sa ngayon, susulitin ko lang muna ang bawat masasayang sandali. Days passed. Naging maayos ang takbo ng buhay namin. Hindi ko namalay na mahigit ilang buwan na pala mula nang makabalik ako ng syudad pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakausap si Dad. Naging maayos ng lahat. Napag-isip-isip ko na rin na ulit magtrabaho. Dustin is a good provider pero gusto ko pa rin magtrabaho para sa sarili ko. I want to start all over again. Kaya ngayong araw ay inabala kong aking sarili sa paggawa ng mga draft para sa mga designs ng mga wedding gowns. Kailangan kong magsimula ulit. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na hindi ako basta-basta susuko. Naglaho man ang nasimulan ko, hindi ibig sabihin nun hindi na ako pwedeng bumangon ulit. Kaya buong araw ay ginugol ko na lang sa pagdadrawing ng mga bagong designs para kapag nagsimula na ako'y mga may papakita na akong examples sa maaaring maging kliyente ko. Abala ko sa ginagawa ko ng bumukas ang pinto ng study room kung nasaan ako. Ma'am Rosalie, may naghahanap po sa inyo. Magalang na pagbibigay alam ni Martha. Kahit sinabi ko na wag na niya akong tawaging ma'am, hindi pa rin niya yung ginagawa. Kaya hinayaan ko na lang. Sino raw? Tony daw po. Sige, ako nang bahala, tugon ko sa kanya. Tumangol lang naman ito bago lumabas ng kwarto. Napabuntong hininga ko bago napilitan tumayo sa pagkakaupo ko at nagtungo sa gate kung nasaan si Tony. Tony, what are you doing here? Nagtatakang tanong ko nang makita ko itong nakatayo sa labas ng gate na tila ba hinihintay ang paglabas ko. Paano niya nalaman kung saan kami nakatera? Rosalie. Tony, please, umalis ka na. Ayoko ng gulo. Alam kong anytime darating na si Dustin kapag nakita niya si Tony siguradong mag-aaway na naman silang dalawa. Maagang umuwi ngayon si Dustin dahil ito nagpresintang sumundo sa kambal. Kaya nga hindi na ako umaalis ng bahay at kapag naabutan niya si Tony, baka magkasakita na naman sila. Rosalie, ako naman ang nauna pero bakit siyang pinili mo? Ang tagal ko naghintay sa'yo pero dumating lang siya, pinagtabuyan mo na ako. Kasal? Kasal ba talaga kayo o sinasakal ka lang niya kaya hindi ka makatanggi sa mga gusto niyang mangyari? Paanong biglaan na lang kayong kinasal na dalawa? Hindi ako makapaniwalang napatingin sa kanya. Ibang-iba na siya sa lalaking na kilala ko. Desperado na siyang masyado at tila pinagpipilitan pa rin niya ang sarili kahit ilang beses ko nang nilinaw na kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Bakit ba hindi niya yung matanggap? Tony, tama na! Hindi ko na mapigilang sumigaw. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa kanya upang tigilan niya ako. Ano pa bang gusto niyang marinig? Hindi pa ba sapat na kasal na ako sa iba para tantanan niya ako? Kaibigan ko siya pero sa ginagawa niya ngayon, parang pati pagkakaibigan namin tinatapon niya na rin dahil pilit pa rin niya kaming ginugulo. Andali para sabihin sa iyong tama na, bakit ba hindi mo ko kayang mahalin? Kulang na lang magmakaawa ito sa harapan ko. Tila hirap na hirap itong tanggapin na hindi ko siya gusto. Dahil mahal ko siya. Tony, I love Dustin. I love my husband. Hindi ko na napigilang ibulala sa kanya. Sa mahigit dalawang buwang pagsasama namin ni Dustin, hindi ko na mamalayang unti-unti na ako nahuhulog sa kanya. No!
Umiling-iling ito na tila ba ayaw tanggapin ang sinabi ko. Yes, kaya tama na. Tigilan mo nang kakahabol sa akin. Dahil kahit kailan hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo. Tony, mahalaga ka sa akin. You are my friend pero hindi nahihigit pa dun ang turing ko sa'yo. So please, move on. Napasandal na lang ito sa kotse habang mapait na nakangiti. Kung patuloy siyang mangungulit sa akin, paulit-ulit lang siyang masasaktan. At ayoko ng ganun. Ayoko masaktan siya dahil lang minahal niya ako at hindi ko kayang suklian ang pagmamahal niya. Dapat na niyang imulat ang kanyang mga mata at tanggapin ang katotohanan. Mahal ko siya pero bilang kaibigan lang. I am sorry. Don't worry, this will be really the last time. Sinubukan ko lang kung wala ba talaga akong pag-asa bago ako umalis ng bansa. Malapit na ako umalis ng bansa at sana ang distansya at oras ay makakatulong sa akin para makalimutan ka. Malungkot ako napangiti dahil sa sinabi niya, he is leaving. Pakaramdam ko, mawawalan ako ng isang kaibigan sa pag-alis niya pero hindi ko siya pipigilan. Para rin yung sa ikakabuti namin kaya hangad ko na lang ay sana na maging masaya siya at bumalik ang dating Tony na aking nakilala. I am sorry and thank you for everything you did for me before. Ngumiti lang ito at tumalikod na para sumakay sa sasakyan niya. Pero tila minamalas ako ngayong araw. Bago pa man makaalis si Tony ay huminto na sa likuran ng kotse nito ang kotse ni Dustin at mabilis na mababa doon ang huli na madilim ang mukha. What are you doing here? Matigas na tanong ni Dustin at hinawakan sa kwelyo si Tony. Eto na nga bang sinasabi ko. Bakit ba lagi na lang silang nagpapang-abot na dalawa? Dustin, let him go! Aalis na siya! Bitawan mo na siya! Utos ko kay Dustin at pilit siyang inihila para makalayo kay Tony. Tony, please go! Umalis ka na! Pagmamakaawa ko. Tumingin muna siya sa akin bago nakayukot laglag ang balikat na umalis. Why he is here? Galit na tanong sa akin ni Dustin na makapasok kami ng bahay. Pinakit niya lang ang kambal sa kwarto namang ito bago niya ako tinanong. Hindi ko alam. Kahit ako nagulat na nandito siya. Wala akong alam. Wala naman talaga akong alam. Siguro talagang magpapaalam na lang ito. Kung ano man ang mga nasabi ni Tony, maaaring buso lang ang damdamin. Mahalaga aalis na ito at matatahimik na si Dustin. He chuckled sarcastically. Hindi mo alam? Then how did he know our place? Wait, are you accusing me? Pinagbibintangan mo ba ako na sinungaling ako? Na pinapunta ko siya dito habang wala ka? Hindi makapaniwala ang tanong ko. Pinagdududahan niya ba ako? Wala ko sinabi. Why are you defensive? I am not defensive. I just want to clear my name. Hindi ko alam kung bakit nagtungo siya rito. Wala na rin kaming communication simula nung dumating kami dito sa Manila. So stop asking me a question na para bang may kasalanan ako. Gusto ko lang malaman yung totoo kasi inaasar na ako ng bastos na yun. Hindi ba siya pwedeng umatras na alam yung akin ka na? Hindi niya kaya dahil palagi mo siyang kinukonsinte. Masyado kang malambot sa kanya. Tumingin ako sa kanya na hindi makapaniwala. Nagtalo kami ngayon dahil sa isang taong umamin na sa kanyang pagkatalo at malapit nang umalis ng bansa. Bakit ba lagi ka natatakot na baka nakawin niya ako sa'yo? Ano bang kinakatakot mo? We are already married. Hindi ko na mapigilan sabihin. Umigting ang panganit at mas lalong nagdilim ang mukha. Still? Numisi siya. Hindi ako natatakot na parang kaya kanyang nakawin pero hanggat asawa kita, hindi mo siya pwedeng kitain o kahit sinong interesado sa'yo. Stop manipulating me. I am not manipulating you. I am just protecting what is mine. Huling saad nito bago ako tinalikuran. Nanghihinang na paupo ako sa sofa. Bakit umabot sa ganun na lahat? Bakit galit na galit siya? Ito ang unang pagkakataon na nagtalo kaming dalawa na tila wala siyang balak pakinggan ang mga paliwanag ko. Wala kong alam. Hindi ko alam kung bakit bigla ang sumulpot sa harap ng bahay namin si Tony at mas lalong hindi ko maintindihan kung bakit umuusok sa galit si Dusty na para bang ang laki ng kasalanan ko. Tumayo ko at kinuha ang susi na nakasabit. Kailangan ko siyang layuan saglit para kumalma kami. Makalanghap lang ako ng sariwang hangin. Ikot lang ako ng city pero hindi ko talaga alam kung saan pupunta. Patuloy na nagre-ring ang phone ko pero hindi ko yung pinansin nung una sa pag-aakalang si Dustin ang tumatawag. Pero wala yata akong balak na tigilan ang caller kaya asar na kinuha akong cellphone.
Nakahinga ko ng maluwag nang makitang si Melanie ang tumatawag. Hello? Hey, Rosalie! I know it is impossible for Dustin to allow you to go out, but wanna hang out tonight? Nag-aalang ang yaya nito. Napangiti naman ako. Yeah, hindi ako papayagan ni Dustin na lumabas pero kung hindi niya alam, so okay lang. Hindi naman sa lahat ng oras siyang masusunod. After all, I will just go out with my friend. I wouldn't do anything stupid. Sure. You mean, it's a yes? Masayang tanong nito. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Yes. Tumili ito sa kabilang linya. Eh! Let's meet to the lights bar. See ya! Tumingin ako sa sarili ko. 6:30 na ng gabi. Pinatay ko muna cellphone ko bago ako nag-U-turn para pumunta sa nasabing bar. Si Dusty na munang bahala sa kambal. I know I am being irresponsible, pero gusto ko lang layuan siya. Sa unang pagkakataon, susubukan kong magsaya nang hindi iniisip ang lahat ng aking mga alalahanin. Nauna akong dumating kay Melanie sa bar. Dati na ilang ako magtungo sa ganitong lugar, but now I came here alone waiting for my friend. Marami na tao pero dahil maaga pa halatang mga wala pa silang tama, may nagsasayaw sa dance floor. May mga umiinom sa kani-kanilang mesa at hindi pa rin mawawala ang mga nagmi-make out sa tabi. The normal scenario sina bar. I am just drinking a cocktail. Wala rin naman akong plano magpakalasing because the first time I got drunk, I got pregnant. And the last time I got married, wala talagang maidudulot sa akin ng alak. Napakunot ang noo ko na sumipsip ako sa straw ng cocktail drink pero wala na naman. Tinignan kong baso't ubos na pala ito pero wala pa rin si Melanie. Hindi ko naman siya pwedeng tawagan dahil iniwan ko sa kotseng naka-off ang cellphone ko. Another one, ma'am? The bartender in front of me asked. Yes, please. The drink was taste just like a juice. Hindi naman siguro ko malalasing ito. I was sitting and drinking alone when someone seated besides me. It's Ray. May ngiti siya sa mukha. Ewan ko ba't napupunta din palang isang mabuting anak sa ganitong lugar? Kailan ka pa natutong uminom? Hindi na ako bata. Maaari akong pumunta kahit kailan ko gusto't gawin ang anumang gusto ko. Noonin hinama kong pagpunta sa isang bar. Ngunit ngayon napagtanto ko na ito hindi lamang isang lugar para sa paglalandi, kundi pati na rin para sa kasiyahan. Pero ako nandito lang ako dahil niyaya ako ni Melanie. Pero isang oras na wala pa rin siya dito. Oo, hindi ka na bata. Nanay ka na. I am just concerned. Hindi ka sanay sa ganitong klaseng lugar. Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Nakalimutan na yata niyang huling beses nangyari na magkita kami. Para siyang leon na handang manakmal. Pero ngayon, daig pa niya ang pinakamaamong tupa. Anong nangyari? Are you kidding me? The last time I checked, muntik mo na akong patayin. Tinaas niyang dalawang kamay niya. And I'm sorry about that. Hindi kita dapat saktan. Aaminin ko na saktan mo ego ko. But kasalanan ko kasi una kitang ininsulto. I am sorry. Pinakatitigan ko siyang mabuti. Hindi pa rin ako makapaniwalang nagsasorry siya ngayon, gayong galit na galit siya nang walang dahilan ang huling pagkikita namin. That's all? Mataray na tanong ko. Why is it easy for him to say sorry na parang walang nangyari? Nakamove on na ako, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. Sinaktan niya ako noon at ngayon parang walang nangyari sa aming dalawa. Gusto ko pa siyang mag-sorry kung paano niya ako niloko. Siguro nga nakalimutan ko nang nangyari pero nang iwan yun sa akin ng trauma. Yes, you can forgive me. Tanong nito na para bang hinihintay ang sagot ko. Okay, let us forget it, but I have a one condition. Sure, what is it? Ngumiti ako ng matamis sa kanya. Don't show your face again in front of me. He is just my ex, my past, and I have no plan to be connected with him again for any reasons. Lumaglag ang balikat nito sa sinabi ko. Okay, if that's what makes you happy. Let us be strangers for now. Napipilit ang saad nito. Marahan itong tinulak papalapit sa akin isang basong may lamang alak. Drink this, then after that I'll leave you alone. Napatingin ako sa basong nasa harapan ko. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba yun o hindi. Pero ayoko nang makita pang pagmumukha niya kaya napilitan akong kunin yon. Kalmado sigurong usapan namin ngayon pero hindi ibig sabihin na okay na kami. Hinama ko pa rin siya. Siya at ang kanyang dalawang mukha ng karakter.
Napabuntong hininga ko at ininom ng diretsyo. Napapikit ako nung sumayad ang alak sa lalamunan ko. Sobrang pait, tumayo si Rain ang ibaba ko ng baso. Ngumiti siya sa akin bago tuluyang lumayo. Sana talaga hindi niya na ako guluhin pa. Matagal na kaming tapos dahil sa kagaguhan niya, kaya dapat lang talagang tantanan na niya ako. Tumingin ako sa sarili ko. 7:45 na pero wala pa rin si Melanie. Tatayo na sana ako para umalis at tatawagan ko na lang si Melanie na umuwi na ako, pero muli akong napaupo. Napahawak ako sa ulo ko, tila biglang umiikot ang paningin ko. Isang cocktail drink lang naman ang nainom ko. Hindi ko na natapos ang ikalawat ng alak na binigay sa akin ni Ray pero tila lasing na ako. Hindi ako high tolerance sa alak pero bakit ang bilis ko naman yata ang mahilo kumpara noon? Pinakalma ko muna ang sarili ko. Pinili kong ulo ko bago muling tumayo pero muntik na naman ako matumba at buti na lang may nakasalo sa akin bago pa ako tumama sa sahig. Rosalie, are you okay? A concerned voice asked me. Pinilit kong imulat ang aking mata at napakulot ako nang makita ang mukha ni Ray. Umiling ako sa kanya kaya inalalayan niya ako hanggang makalabas ng bar. Kahit na ayoko, wala akong choice. Pati mga pa ako'y nagsasabid na dahil sa hilong nararamdaman ko. I want to sleep. Tila ba tinatawag ako ng kama? Pinagbuksan niya ako ng pito ng kotse pero bago pa ako makapasok sa sakyan ay may sumuntok sa kanya at hinawakan ang mga kamay ko. Back off! Tila galit na saad nang humila sa akin. Inamoy ko ito habang nakapikit at napangiti ako ng makilala kong cologne na gamit niya. Si Dustin, ang asawa ko. Dustin's POV. Kumulot ang noo ko nang hindi ko makita si Rosalie. Iniwan ko na lang siya sa sala para magpalit at para hindi na kami magtalo pa. Pero pagbalik ko wala na siya. Sinubukan kong tingnan kung nasa kwarto siya ng kambal pero wala rin. Tanging si Acer na naglalaro ng game sa cellphone at si Ida na nagbabasang nakita ko. Napatingin sa akin ang kambal. I smiled with them. Nakita niyo bang ma'am niyo? Tanong ko sa kanila pero umiling silang dalawa. Pumunta ulit ako sa kusina pero hindi ko talaga siya makita. Lumabas ba siya? Alam mo ba kung nasaan ang asawa ko? Tanong ko kay Martha nang makita ko siya. Umalis po siya, sir. Magalang na sagot dito. Did she tell you where she's going? Hindi po. Napakunot ang noo ko pagkatapos ko marinig ang sagot niya. Bakit siya umalis? Bakit hindi man lang ito nagpaalam na aalis? Magagabi na. I knew I am a little bit harsh a while ago. I should not shout at her. I should not let my temper control me. Alam ko medyo malupit ako kanina. Hindi ko dapat siya sinigawan. Hindi ko dapat hayaang kontrolin ako ng aking init. Alam kong galis siya sa akin ngayon. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi available ang phone nito. Itong unang pagkakataon na nagkaroon kami ng malaking pagtatalo dahil sa walang kwentang bagay. Yes, it's nonsense pero nagsiselos ako at hindi ako makapag-isip ng maayos nang makita ko siyang kausap ulit ang lalaking yun. Alam kong ako ang may kasalanan. Nagalit ako sa kabila ng katotohanan ng wala akong idea sa nangyayari. Kumukulong-tugo ko nang makita ko lang ang mukha ni Tony. And now, I want to say sorry but she went somewhere without telling to anyone. Masyadong porsigidong Tony gay na yun na tinasar niya ako. Gusto ko ulit suntukin yung mukha niya. Pabalik-balik ako sa sala habang hinihintay siya pero makalipas ang isang oras wala pa rin siya. Nagsisimula na ako mag-alala. Kinuha kong susi ko at pumasok na. Hindi ko alam kung nasaan siya pero kailangan ko siyang mahanap. Galit ba talaga siya? Hindi siya umaalis ng walang paalam pero dahil sa pagtatalo namin kanina, ginawa niya. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, trying to find her. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog yun. Mabilis ko tong kinuha sa pag-aakalang si Rosalie but it was Melanie instead. I rejected the call. Walang dahilan para mag-usap kami at kahit siyang best friend ng asawa ko, hindi rin kami pwedeng maging magkaibigan. May nangyari sa amin at ayoko mangyari ulit yun oras na makalapit kami ulit. Kilala ko siya. I am just trying to be nice with her now because she's my wife's best friend, but if it's me, ayokong ma-involve siya sa buhay namin. Pero tila wala itong balak na tantanan ako. Nung i-block ko na siya, may natanggap akong message. Bakit hindi mo ako sinasagot? May plano kami ni Rosalind lumabas pero may urgent akong dapat asikasuhin. Hindi ko siya makontakt. Lights bar. Binato ko yung phone ko sa likod ng kotse ko bago ko dumiretso sa lugar na sinabi ni Melanie. She hates bar but because of my stupidity, my wife went there.
I immediately parked my car when I reached the place. Papasok na sana ako sa loob pero nahagip na mata kong asawa ko, papalabas ng exit. My blood starting to boil again when I saw her with someone. She can't walk and the guy is trying to help her pero halos magsalubong ang kilay ko nang makilala ko kung sino siya. Her ex. Mabilis ako lumapit sa kanya at pinadapong kamao ko sa mukha niya. Sinasamantala niya ang asawa ko. Nakita ko kung paano gumagalang mga kamay niya sa bewang niya. Plus the fact that he's trying to make her ride in his car. Back off! Nanggigigil na sad ko. Mas gusto ko siyang suntukin nung nag-smirk siya pero niyakap ako ng asawa ko. Lasing siya. Bakit mo ko sinuntok? Natatakot ka ba na baka nakawin ko siya? Ex niya ako at baka mahal niya pa ako dahil kung hindi, bakit kasama niya ako sa inuman? This guy is delusional. Still, as if you can. You are just an ex. Know your place. He and Tony are the same. Pareho nilang gustong asawa ko. Pero sorry for them, walang makakakuha sa kanya maliban sa akin. Akin siya at walang karapatang hawakan ang akin. Tumayo siya, tinawakan ang labi niya. Napangiti siya nang makakita ng dugo. Ikaw ang asawa, pero ikaw bang ama ng mga anak niya? I smirk. Hindi ako tanga. Nakita ko natigilan sa sinabi ko. Wala na akong oras para makipag-usap sa mga gaya niya. Kaya imbis na sayangin kong oras ko, binuhat kong asawa ko at iniwan siya. Pero hindi pa tayo tapos. Malapit na niyang matutunan ang kanyang leksyon. Nilagay ko sa passenger seat ang lasing kong asawa. Napatingin ako sa mukha niya nang gumalaw ako habang nagmamaneho ako. Natutulog na siya. Bakit maraming lalaking gustong agawin ka sa akin? As if naman kaya nila. I cock my head and smirk. Hindi nila makukuha ang asawa ko dahil hindi ko sila hahayaan. Walang makakaagaw sa kanya sa akin. Nang makaupo siya ng tuwid at nagsimulang maghubad, nagsalubong aking mga kilay. Hinubad niyang blazer niya. Anong ginagawa mo? Malamig ng aircon na sasakyan. Pero hinubad niyang blazer niya. Paano ko nilalamig siya? Napapakit siya ng madalas habang lasing na nakangiti. Ang init, sabi niya habang nakapikit pa rin. Shit wife, hinubad din niyang inner shirt niya. Nakababa na ngayon ang brazier niya. Sinusubukan ko ibigay sa kanyang shirt na hinubad niya pero iritadong tinulak niya mga kamay ko. Hindi pa rin siya mapakali at madalas siyang bumangon mula sa kanyang upuan na parang may gustong gawin. Para makauwi, binilisan ko ng pagmamaneho. Mabilis akong lumabas sa sasakyan at binuksan ang side door niya. Wife, tanong ko habang nakayuko para tinanong mukha niya. Nakangiti siya habang dahan-dahan minumulat ang kanyang mga mata. Pero natigilan ako nang halikan niya ako nang mapusok habang ang mga kamay niya pumulupot sa leeg ko. Pinigilan ko siya at sinuot ang blazer niya bago ko siya binuhat papunta sa kwarto namin. Pero patuloy pa rin sa paggala ng mga kamay niya sa katawan ko. Pinahiga ko siya sa kama pero ayaw niya akong bitawan. Pumulupot ang mga braso niya sa bewang ko. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Nang simulan niyang tanggalin ang aking sinturon, hinawakan kong kanyang mga kamay. No, stop it. You're drunk. Matulog ka na at mag-uusap tayo bukas. Umiling siya at tumayo sa kama. Iniagis niya ang blazer na pinantakip ko sa kanya bago niya sinimulan tanggalin ang kanyang pantalon. Binuksan niyang kanyang mga braso tumingin sa akin bago siya humagikik. Naka-undergarments lang siya ngayon. Napatakip ako ng bibig. Sinusubukan niya ba akong akitin? Kung gayon nagtagumpay siya. Siya lang ang tukso na hindi ko kayang labanan pero sinusubukan kong lahat para hindi ako sumuko. She's drunk and I don't want to take advantage of her again. With seductive smiles, unti-unti siyang lumalapit sa akin. Muli niya akong hinalikan matapos hawakan ang dalawa niyang kamay ang mukha ko. Nahihila ako sa mga halik niya. Kahit nabis na bis pa ako, ramdam kong init ng katawan niya sa katawan ko. I want you so much. Bulong niya at mapaglarong kinagat ang kaliwang tenga ko. Napaungol ako nang ipasok niya mga kamay niya sa loob ng sandok at paglaruan ng kaliwang utong ko. My God, it's hot. I feel so hot. I want you. Bulong niya dito na parang nagdedeliryo na inabot ulit ang labi ko pero nilalabanan kong halik niya. Hinawakan kong kanyang mukha at tinanong siya. May nainom ka ba mula sa isang tao? Napagtanto kong lasing na siya. Ngunit kakaibang kanyang ugali. Nakita ko na siyang ganito dati. Humagikik siya at tumango. Habang tinatakpan ang labi niya, umigting ang pangako. Tama ako. Hindi lang siya lasing. Nadroga siya.